Ito guys, ibibigay ni Bochog kay mama niya yung reward dun sa sinuli niyang pera na pinost sa Facebook. Tara guys, simba muna tayo para humingi ng tawad, tsaka syempre pasasalamat na rin. So guys, nandito na kami sa Pacho Pacific. Ito guys, nandito na kami sa Pacho Pacific. Alas 9 pa lang. Pero alas 10 kami magsisimula. A few moments later. Eternity later. Ano pong rason mo bakit ko pinatawag si Butso? Si Tirik? Amen. Kasi kahapon, mayroon siya nakita ng 1,000. Alam mo, si Butso pamangkin. Ah, apo mo na Bradudo ka? Oo, apo ni Bradudo. Yung tatay niya pumunta ng Manila para magtrabaho dahil nga hirap ng buhay dito sa Boracay. Yung pusya ng closure, ang pinagpandimik pa. Ibig sabihin, kailangan talaga ng pera nila sa hirap ng buhay ngayon. Pero kahapon, meron siya nakita ng 1,000 na instead na itago sa ngayon at pabili ng bigas, instead pinost niya sa Facebook. At para malaman kung sino may-ari, para malibalik niya to. Alam mo, siya ang dapat nating tuluran, dularan, right? Especially dito sa church. Sabi ko, pinapasok, proud na proud ako sa kanya kasi yung lahat na natatanggap niya ng salita ng Panginoon, sinabuhay niya. Malaki din yung 1,000 para bilhin ng bigas. Pero hindi siya natukso doon. But instead, pinost na pa sa Facebook para malaman kung sino may-ari at para maibalik niya doon sa may-ari. Balik yun. Kasi siguro kung iba sa hirap ng buhay ngayon, amen, hindi na naibabalik. At ipupus pa. Kaya sabi, bihira na lang sa murang edad ni Butso, right? Palapakan natin ang pagkakas sa life niya. Kaya kung ibalik yung 1,000 sa tao, kasi alam na bakit? Kasi alam niya na sobrang pa doon ibabalik ni Lord sa buhay. Amen. Hindi mo lang napasaya ang tao na nawalan, napasaya mo pa yung Diyos at napasaya yung pa yung lahat ng mga tao na nakikita. Yes. Kaya sabi ko siya ang karapat dapat na ganti paraan ng Panginoon. Amen. At dahil doon, marunong ibibigay ang church sa kanya. Yes. Ganti pala. Amen. Para sa iyo yun, dahil sa pagiging honest mo, amen, tinagdagan ko yun ang sariling bulsa namin. Hindi ko sasabihin ko anong laman, kung magkano ang laman, basta I tell you, ang laman ng sobre na yun, sobra pa sa 1,000 na may-ari. Oh, praise God, praise God. Yes, praise God, praise God. Hallelujah. Ipapatuloy ko yun. I believe, itong bata nito, gagamitin ng Panginoon sa tamang panahon. Amen, amen. Amen, amen. God bless you, Butso. Later.
So guys, pupunta kami na nga sa Leia. Doon kami dadaan, papunta doon sa Front Beach. Station to yun. Kasama ko yung Bocho Gule. Siya yung kaninang binigyan ng award doon sa may simbahan. Kasi nagsoli siya kahapon ng 1,000 doon sa may-ari ng 1,000. Ay nakita niya. Pinost niya sa FB. Sinoli niya. Doon sa totoong may-ari. Kaya yan, mas malaking kanyang award na nakuha doon sa simbahan. Sa church namin, sa Jesus Abundant Church. Hindi pa namin alam kung magkano yung pera. Ito guys, yung Azalea. Ito yung Azalea. Azalea Boracay. Garden Resort. So guys, palabas pa lang kami ng beach. Ang init guys, ang init. A few moments later. Tara guys, punta tayo ng beach. Dito kami guys sa Station 2. Station 2 Boracay Island. Ang init guys, grabe. Palapit na kasi yung summer eh. Chog, buti sinoli mo yung pera. Eh, anong nasa unang nasa isip mo yun? Yung nakakita ka ng 1,000? Wala, nagulat lang ako na mayroong pera sa daan. Buti kinanay mo kagad. Kaya mama mo agad na isipang ibigay yung pera. Tapos pinost ni mama mo dun sa Facebook. Magaling yung ginawa ninyo na yun. Kahit na sa isip nyo marami mag-claim. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon, pandemic. Malaking pera na yung 1,000. Pero good job yung ginawa mo na yun ah. Kasi hindi ka nag-isip na gastusin kagad. Binigay mo kay mama mo. Mabuhay ka, Butchog. Dapat yun ang ginagawa mo lagi para maraming tutulad talaga sa'yo. Ito guys, pauwi na kami. Balik na kami dun sa highway. Init eh. Namasyal lang kami dito konti. Pagkagaling dun sa simbahan, namasyal lang kami konti dito sa beach. One eternity later. Ito guys, ibibigay ni Bochog kay mama niya yung reward dun sa sinoli niyang pera na pinost sa Facebook. Buti naisipan mong ipost sa Facebook yun. Magkano ba yung reward niyan? Kasi guys, may nagbigay sa kanya na ano, dun nga sa simbahan. Tapos may nagbigay pang member, nagsisimba doon. Oh, ah. Dog. Oh. Sobra pa to ah. Oh. Yung baling 1,000 sinoli, naging... One-four, no? One-four nga, one-four. So yun guys. Iba talaga pag si God. Sobra-sobra pag nagbalik. Papasalamat ko sa nagbigay ng pera tsaka kay Pastor Wilmer, tapos nagpapasalamat po sa church, tapos salamat sa lahat nagbigay, may pam-
bumili na po kami ng ulam at bigas. So yun nga guys, hindi na-expect ni Botyog na magkaka-reward siya. Yung 1,000 na sinoli ang sa totoong may-ari, naging 1,400. Yung biyaya na talaga sa kanya ni Lord, sa hirap ba naman ang buhay ngayon, nagawa niya pang isole yung 1,000. Siyempre, imbis na nasa isip nila ibili kagad nila ng bigas at saka ulam, inisip nila isole sa may-ari. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, paki-like na lang, tsaka comment dyan si Lalim. Siyempre, paki-subscribe na rin, tsaka huwag kakalimutan yung notification bell para lagi kayong updated sa lagi kong i-upload na video. So, thank you guys. God bless.